update sa pagbabalik nila Jeremiah Gray and Jamie Malonzo. At pinakita ang seryosong paghahanda sa semis ng Ginebra. And Coach Luigi ng Meralco may sinabi sa pagkakatalo sa kanila ng Ginebra. Brownlee, di na raw dominante di gaya dati. So yun nga ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat na ang Barangay Ginebra, ay mukhang nagsimula na rin ang puspusang ensayo nila na kung sa ay binahagi ng resident import ang seryosong pakipag-usap ni Coach Tim sa koponan ng Ginebra base rito sa IG post nitong si Justin Noipi Brownlee. At mapunta tayo rito. Mukhang di kumbinsido ang head coach ng Meralco na dinomina ni Brownlee ang laro para matalo ng tatlong sunod ang Meralco. So sinabi rito ni itong si Coach Luigi na hindi na nga raw dominante si Brownlee, hindi gaya noon. So sa pagkakapanalo ng Ginebra sa Meralco, mas pinupunto ni Coach Luigi na ang dumali raw talaga sa kanila ay yung mga bagong player ng Ginebra na siyang nagbigay ng spark sa team. So tinalo raw sila ng mabilis na lineup ng Ginebra. Bagamat okay din naman raw si Brownlee, pero hindi ito dominante dahil sa tulong raw kasi ng ibang player at advantage raw ng Ginebra ay yung small lineup nila. Kabilang rin sa nakatulong raw sa Ginebra ay itong bilis ng mga talented player like RG Abarrientos and Stephen Holt. So kung titingnan natin, sa bagay iba-iba ang opinion niyan eh. Maaring hindi dominant si Brownlee sa paningin ng iba. Pero sa opinion ng iba, dominant pa rin naman si JB, lalo pat sa edad na 36-year-old ni Brownlee. As a veteran, he averaged stats versus Meralco in quarterfinal series, 30.33 points per game, 7.33 rebounds per game, and 5.33 assists per game sa loob ng tatlong game. Ano sa inyo rito? Kung kayo ang tatanungin, ano opinion nyo ngayon? Dominante pa rin ba ang import na si Justin Brownlee? Or hindi na tulad ng sinasabi ng Meralco head coach? At mapunta naman tayo rito kay Jeremiah Gray and Jamie Malonzo. Speaking of Jeremiah Gray and Jamie Malonzo, matagal-tagal na rin di nasisilayan ang dalawang Ginebra player na ito. Malaking kawalan talaga ito sa Ginebra ang dalawang ito kundi lang nagka-injury. Baka mas malakas at medyo malaki pa yung lineup nila ngayon. Pero mukhang malapit na matapos ang pag-aantay ng mga manonood or fans at pag-aantay ng kampo ng Ginebra dahil sa nalalapit na pagbabalik nila Jeremiah and Jamie na kung sa ayon sa nabasa nating update nitong si Basketball Zone via PBA Trades update na credit po. Jamie Malonzo and Jeremiah Gray may return at same time for Ginebra in November. So kung magkataon nga, eto gandang lineup ng Ginebra nito. Dahil ito yung wing na kailangan ng Ginebra na kulang ngayon sa kanila. Bukod dyan, ang dalawang ito ay big impact talaga sa Ginebra, defense man yan or offense. At napatunayan na nga yan nila noon. Kaya naman, kaunting pag-aantay na lang. Or soon, masasaksihan nyo na nga po ulit ang dalawang player na to sa PBA para sa team ng Barangay Ginebra San Miguel. So yan mga ka-teammates sa ngayon, eto nga lang po muna ang ating sports pasada. And thank you for watching guys and God bless everyone.